Okay, so now we will be proceeding to module 2, which is the history of police. So here are the significant developments of police in the international setting, especially in England. Doon kasi talaga nag-start ang mga policing system na meron din tayo today, na ina-apply pa rin natin yung iba sa panahon natin ngayon. Okay, so the development of police in England was divided according to time, and there are as follows. So first is during the Anglo-Saxon period, then during the Norman period, Westminster period, and modern period in England. Okay, so England muna to ha. During the Anglo-Saxon period in England, the practiced policing systems compared with the present Philippine policing system are the following. First is the Thanes policing system. So King Alfred the Great introduced the type of internal police force whereby landowners, known as Thanes, throughout his kingdom were responsible to police their own territory. As such, the landowners are empowered to arrest offenders and deliver them to the king. They were also empowered to settle civil litigations. So, ganito. Noong unang panahon kasi, di ba, ang isa sa mga pinakamatutukoy natin o pinakamasasabing yaman ng isang tao ay kung madami siyang lupa. Kasi wala pa namang mga Ducati o kung ano pang mga sasakyan noon. So, lupa talaga. At dahil nga wala pa talagang established na police, wala pa talagang sabi na yung Philippine National Police, wala pang ganun. Kaya ang sabi ni King Alfred the Great is that yung mga may-ari ng lupa ay binibigyan niya ng karapatan para i-police yung sarili nilang territory o yung kanya-kanyang lupa. Kumbaga, kanya-kanya tayo ng pagpoprotekta sa mga lupain natin. Okay, kaya itong mga landowners or itong mga thanes ay, sabi nga dyan, are empowered to arrest offenders. So, may arresting power ang mga landowners noon. Tapos, yung mga naaresto nila, dadalhin nila doon sa hari. And those thanes or landowners were also empowered to settle civil litigation. So, kung may pwedeng pagkasunduan na lang, instead na magkaroon pa ng pagpapataw ng parusa, may kapangyarihan din or may karapatan din yung mga thanes, yung mga landowners. Okay, so take note, the thanes policing system is not being allowed at present in the Philippines because landowners are not empowered to settle civil litigations. Walang karapatan ang mga landowners na magsettle ng mga civil litigations. Okay. They may, however, conduct arrest under any of the circumstances of warrantless arrest under Section 5, Rule 113 of the Rules of Court. Dito sa section na to, under the Rules of Court, ay sinasabi na pwede ka namang mag-aresto kahit walang warrant. Usually kasi, di ba, pag may aarestuhin ang mga pulis, may dala na silang warrant. Pero, pwede naman na walang mag-aresto ng walang warrant. For example, nakikita mo na, yes, citizen's arrest. Or we usually call it warrantless arrest. Or ito nga, example, nakikita mo na, nasa harap mo, may binaril yung isang tao, na isa pang tao, tapos yung binaril namatay. O alam nga namang pupunta ka pa sa korte, di ba? O kaya, nyari pulis ka. Alam nga namang pupunta ka sa korte. Your Honor, kasi po, may nakita po ako na binaril. Kukuha po sana ako ng warrant. Sir, sabi mong ganon. Pulis ka na, nakita mo. Di ba? Kaya, sa mga ganong pagkakataon, pwede ka mag-conduct ng warrantless arrest. Hindi yung mag-a-apply ka pa para kumuha ng warrant o para mag-request ng warrant. Oo, on the spot na. Diba? O nakita mo na bumubunot ng barel.
nakita mo may nag-aaway, tapos yung isa bumubunot na ng barel. Sa pagkakataon na yun, pwede mo na rin siyang arestuhin. Or, nakita mo nang tumumba yung tao. Hindi mo nakita yung mismong pag-pull ng trigger, pero nakita mo tumumba yung tao, tapos may isang taong tumatakbo na may bit-bit na barel. So, tapos na yung krimen, tumatakbo na nga eh. Tumatakas na mula sa crime scene. Pwede mo ring arestuhin yun, kahit walang warrant. Kasi katatapos lang ng krimen. Okay, so yung mga binabanggit ko is when you were able to see that a crime has been committed, has been, katatapos lang, is being committed, ginagawa yung krimen, or is going to be committed, gagawin pa lang yung krimen, pwedeng mag-aresto ng walang waran. Pero, ang sabi nga dito sa Pilipinas, hindi tayo pwedeng mag-settle ng civil litigations kasi walang karapatan yung mga landowners. O kunwari ako, meron akong 2 hectares na lupa. Kapag may nag-trespassing doon, hindi pwedeng ako lang ang magsisettle ng mga kung ano mang civil litigation yung maa-apply doon sa pagkakataon yun. Dapat ipadaan pa rin natin sa police, and if they find merit in that suit, then dadalhin sa korte. Okay. Next is the frank pledge policing system. So this was carried out under a system called frank pledge or mutual pledge, whereby every male over 12 years old joined 9 of his neighbors to form Taiping Men. Said Taiping Men performed police works. Anyone who failed to join and perform his duty was severely fined. Okay, tayo, kunyari tayo, magkakastrict tayo, isa tayong neighborhood. Lahat ng lalaki na 12 years old pataas ay magsasama-sama para buuhin yung tinatawag na Taiping Men. Siyam lang, ha? Siyam na lalaking 12 years old pataas ang bubuo doon sa Taiping Men. Pwede bang tumakas sa ganitong duty? Hindi pwede. Kapag tumakas ka, ang sabi nga dyan, you will be severely fined. Dito ba sa Pilipinas, ina-apply yun? Sabi, frank pledge policing system is not being allowed at present in the Philippines because a person may become a policeman only if he reaches the age of 21 and not all male residents are required to do police works. Yan ang minimum age for you to be able to join the Philippine National Police, 21. Pero dyan sa frank pledge, 12 years old, required ka na. Pero dito rin sa Pilipinas, hindi required na maging police ang lahat. Okay. Next is the TON policing system. This required all male residents to guard the town to preserve peace and order. Ulit, all male residents. Wala na tong edad-edad. Okay. Protect the life and property of the people and suppress other factors affecting peace and order. TON was the forerunner of the word town. Doon nakuha yung word na town. Kaya yung TON policing system is pagpupulis doon sa town ninyo. So, also, here in the Philippines, TON policing system is not being followed at present because not all male residents are required to do police works. Ikaw nga na nag-a-apply na sa police, baka hindi ka pa matanggap. Diba? Dahil sa madaming factors. Pero dito, sa TON policing system, lahat ng male residents of that town is required to serve. Okay. Next is hue and cry policing system. So this was carried out by a victim of a crime to shout for help. Yung biktima ang sisigaw ng tulong at the middle of the community. Once heard by male residents, they automatically assemble to apprehend the perpetrator. O for example, meron kayong classmate na binugbog. Si classmate ninyo, siya yung biktima, di ba? Pupunta siya sa gitna ng community ninyo. Kasi dati, hindi magkakalayo yung mga bahay. As in, hindi tulad sa panahon natin ngayon,
Na, dahil malalawak na kasi yung mga daan, di ba? Kaya pag tumawid ka, medyo malayo na yon sa katapat mong bahay. Well, depende rin pala kung nasaan ka. Pero during this time, sa Anglo-Saxon period dito sa England, itong hue and cry policing system, yung victim pupunta doon sa gitna. O sabihin natin, yung classmate yung nabugbog, pumunta doon sa gitna, sumigaw siya ng tulong. Help, help, sabi niya. Help, help, pinugbog ako, sabi ng classmate niyo. Tapos, kapag narinig na siya, as in isisigaw niya yun ah, kaya nga hue and cry. Kapag narinig na siya ng mga lalaki, yung mga lalaki tipon, pupuntahan siya. Tapos syempre, tatanungin, anong nangyari? Sa England, no, nagtatagalog sila. O tinanong siya, anong nangyari? Tapos, nung okay na, siguro, na-describe na niya, nang mabilisan lang kung ano yung nangyari, yun, tatakbo na yung mga lalaki at hahabulin o kukunin yung perpetrator. Yun ang bugbog. Yan. So, the hue and cry policing system is also not being followed at present because our sense of obligation to assemble and arrest the perpetrator, even we are capacitated to do so, already deteriorated. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, kapag naging biktima ka, parang hindi na tayo obligado na tulungan yung isang tao na nabiktima. Kahit pa na magwala siya dyan, kahit pa mag lupasay pa siya dyan sa daan o kahit saan, hindi na talaga tayo compelled na tumulong. Okay. Next is the royal judge. The royal judge conducts criminal investigation and gives appropriate punishment for the crime committed. Take note. At present in the Philippines, the royal judge is not being followed because our judges do not conduct criminal investigations. They only conduct trial to determine whether the accused is guilty or not guilty and impose the proper penalty in case of conviction. Sino ang nagkakonduct ng criminal investigation? Yung police. May mga pagkakataon na yung prosecutor, nagkakonduct din siya ng investigation. Kapag pwede na supplementary doon sa binigay ng police. But mainly, this is the task of the police. Yung pagkakonduct ng criminal investigations. Okay? And then yung judge, yun nga, ang sabi nga dito, ang trabaho niya lang is to render judgment. Sabihin lang niya kung guilty or not guilty ang isang akusado. Next is trial by ordeal. Trial by ordeal requires a suspect to put his hands over boiling water or is required to perform any act which may hurt him. Ayun, ulit. Pag sinabi natin trial by ordeal, madami to. Hindi lang yung boiling water na yan. Sobrang dami nito. Pero the concept is the same. Sasaktan ka para mapatunayan kung guilty or not guilty ka. Kapag nasaktan ka, guilty ka. Kapag hindi ka nasaktan, hindi ka guilty. Medyo weird. So if he was hurt, the society considered him guilty. Otherwise, he was not considered guilty kapag di nga siya nasaktan. This was in accordance with the belief by the people before that God will protect the innocent one from being hurt. One is ilalagay mo daw yung kamay mo sa boiling water. Imagine niyo naman. Kumukulo yung tubig, ilublob mo doon yung kamay mo. Guilty o hindi ka guilty, parehas ka lang masasaktan doon, 'di ba? Magkaka-blisters ka. O kaya kumukulong mantika, ilublob mo doon, iprito mo yung kamay mo. Kahit pa na saksakan ka ng bait, kahit na hindi talaga ikaw ang gumawa ng krimen, pero pag nilublob mo doon yung kamay mo, well, obviously, di ba? Pagkaka-blisters ka, masasaktan ka. Yun. Pero ang paniniwala nga ng tao, kung hindi ka guilty, kumbaga magkakaroon ng divine intervention, tutulungan ka daw ng Diyos. But, well, realistically, hindi legit itong trial by ordeal na to. Okay?
at present, the trial by ordeal is not also being followed. Because we all know that anyone who puts his hand in boiling water will get hurt, whether guilty or not, of the crime charged. Madami yung trial by ordeal. Siguro ipapa-assignment ko na lang yan sa inyo. But sabi ko nga sa inyo, the concept is the same. Parehas lang yan na parehas lang na ang concept ay sasaktan ka, and then if you turn out not to be hurt, then you are innocent. Ayun. Dito naman tayo sa next period. During the Norman period, but still in England. So we have the shire-reeve system. The shire-reeve system was observed during the time when King William Norman became the ruler of England. King Norman divided the kingdom into 55 military districts known as shire-reeves, where the shire was used to refer to a district and reeve was used to refer to the ruler of that district. Ulit, pag sinabing shire, ito yung district. Kasi nga, di ba, hinati niya yung kingdom niya sa 55 military districts. Distrito. Yung isang distrito ang tawag doon, shire. Yung nangunguna sa distrito na yon o yung pinaka-leader doon is called reeve. Okay. So, said ruler, yung reeve, made laws, rendered judgment, and imposed penalties. So, kumbaga, sa Pilipinas, siya lahat. Siya nang magaling, di ba? Siya ang legislative, siya ang judiciary. So in the Philippines at present, no single person is authorized to make laws, render judgment, and impose penalties at the same time. Hindi isang tao yan. The act of making laws is within the exclusive power of the legislative branch of the government. Ito yung mga senador, yung mga congressmen. Sila yung gumagawa ng batas. And the act of rendering judgment and imposing penalties is the exclusive power of the judiciary. So yung nasa korte lang ang may karapatan na mag-render ng judgment. Pag sinabi kasi nating judgment, ito yung panghuhusga. Pagsasabi kung guilty or not guilty ka sa krimen na ginawa mo. Pati yung pagbibigay ng karampatang parusa doon sa nagawa mo, kung mabigyan ka o masabi ng judge na ikaw ay guilty, of course may parusa, di ba? Yung parusa na ibibigay niya, ang may karapatan lang din doon is the judge. Kaya nga, ang sabi dito, nabanggit dyan parehas, na ito ay exclusive power. Pag sinabi nating exclusive, siya lang ang may karapatan, walang iba. It may also be stressed further that at present in the United States and Great Britain, shire may still be used to refer to a county. A county is a geographical subdivision of a state for the purpose of a local government. Inyong county or shire. The term shire-reeve was also the forerunner of the term sheriff. Kaya yung term na sheriff, galing dyan yan. Shire-reeve. Next, Court of the Turn. So the Court of the Turn settles a range of cases, more often dealing with petty offenses and civil matters. From the court, 12 tithing men were selected to hear cases of serious in nature. So kung maalala ninyo yung tithing men kanina, it was from the Court of Turn that the concept of the 12-member jury of today originated. A jury is a body of persons temporarily selected from the citizens of a particular district and invested with the power to present or indict a person for a public offense or to try a question of fact. Dito sa Pilipinas, wala tayong jury system. Ayan, the jury system in the Philippines at present, the jury system is not being followed because it is only the judge who conducts trial and renders judgment after trial. So, ang jury ay kumukuha ng mga, ay nagko-compose, sorry. A jury is composed of ordinary people in your
community na magde-decision doon sa kaso kung guilty or not guilty ka. Pero may judge pa rin. Kumbaga, yung judge is nandun to maintain order in the court. Kaya nga, di ba, ang ginagawa niya sa King Javel pag nahampas niya, order in the court. So, yun talaga ang purpose niya. Siya din ang nagde-decide sa mga technical matters. But, the matter of deciding whether or not the accused is guilty or not guilty will be the role of the jury, will be the decision of the jury. Okay? So, pwede ito na police, pwede itong mailman, pwedeng nagtatrabaho sa laundry, pwedeng abogado. Depende. Walang pinipiling profesyon. Of course, ang requirement doon, nasa tamang pag-iisip ka. Diba? Kasi, ang rationale dyan, kung ang isang normal na tao, yung hindi naman talaga technical, kapag maalam siya, kapag siya mismo na-convince na guilty ka o hindi ka guilty, then it is considered as the fact of the case or it is considered to be true. So kung ikaw, kunyari ako, teacher, na pag-desisyonan ko na hindi guilty yung tao to, hindi kasi convincing yung mga ebidensya na pinresenta sa trial, then kung ako mismo na ordinaryong tao ay hindi naniniwalang guilty ka, then most likely hindi ka talaga guilty. Yun. Kaya nabuo ang jury. Okay? So yan ang forerunner ng jury, the court of the term. Next is court lead to handle local legal matters in some but all communities. The Normans established the court lead, which looked after matters of purely local interest and petty village nuances. Para itong barangay court, the head sa Pilipinas, the head of the court lead was the constable, which means master of the house. The constable was also appointed by the king to be responsible in keeping peace and order in a specific area. This appointee was, however, under the responsibility of local officials. Who could petition to remove him if he did not perform his job properly. After a period of time, constable became constable. Yun yung tumutukoy sa police, di ba? Constable. Which is usually today referred to members of the police force. Ayun pala. Okay. So, etong court lead ay yung responsible to settle grievances or nuances doon nga sa inyong village or doon sa panahon natin ngayon, sa barangay natin. Sila na yung nag-aayos. Yung mga nagbibidjoke o nagkakaraoke hanggang alauna ng umaga, hindi na yan problema ng... Hindi na yan main problem ng police. Ito ay main problem ng barangay. Kaya, nagiging mas magaan ang trabaho ng police and nagiging mas organized yung pagkikip ng peace and order. Kasi nga, ang in charge na dyan is those also members of the same village. Ayan. In the Philippines, all offenses for which the law prescribes the maximum penalty of imprisonment is not exceeding 1 year or a fine of not over 5,000 pesos are subject to barangay conciliation and prior recourse thereto is a precondition before filing a complaint in court or in any government office. So, kailangan lahat ng mga ganitong kaso na ang punishment is below or hindi hihigit sa isang taon or yung fine ay hindi hihigit sa 5,000 pesos, kailangan or usually talaga sinesettle na to sa barangay, kaya nga sabi dyan, or subject to barangay conciliation. Pero kung hindi talaga maayos sa barangay, kailangan, sabihin natin,
iangat na sa level ng pulis, kailangan muna pa rin nadadaan sa barangay. Kumbaga, requirement talaga, nadadaan sa barangay. Okay. Next is Legis Henry. Legis means law. So, Law of Henry. Legis Henry was passed during the time of King Henry I and features together with their comparison with the Philippine policing system present were the following. First is the law violations were classified as offenses against the king. So, lahat ng paglabag sa batas ay parabagang kinalaban mo na yung hari. Kaya nga sabi, law violations were classified as offenses against the king. Okay. At present, kasi dito, nung panahon na to, yung hari ang pinakapinuno ng state. But here in the Philippines, the crimes in the Philippines are considered assault against the state. So the title of criminal cases goes this way. People of the Philippines versus kung sino man yan. Diba? For example, si Juan de la Cruz ay binugbog si Juana de la Cruz. Hindi siya magiging Juana de la Cruz versus Juan de la Cruz. Ang mangyayari, ang magiging title is People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Bakit? Kasi nga, yung mga krimen ay kinoconsidered na laban sa ating state, laban sa ating bansa. Hindi na laban doon sa biktima. Kumbaga yung buong bansa na ang kalaban mo. Ayan. Then, number two, policemen were considered as public officials. In the criminal law of the Philippines at present, considers our policemen as public officials. If a public officer is assaulted on occasion by reason of his official function, the crime committed is direct assault. However, if that public, sorry. Direct assault. However, if that public officer is assaulted not on occasion nor by reason of his official function, the crime committed is physical injuries. Okay, ang sinasabi dyan, kapag ang isang pulis ay ginagawa niya yung trabaho niya, tapos may ginawang krimen sa kanya, ang magiging kaso, direct assault. Kasi during that time, pulis siya. Okay? Kumbaga, during that time, ginagawa niya yung trabaho niya bilang pulis. Pero kung hindi siya pulis during that time, ang magiging kaso is physical injuries lang. Kumbaga, at that time, he is considered a private citizen. But when, again, he was doing his job as a police officer, he is therefore a public official. At kapag may ginawa ka sa kanya, direct assault yun. You will know more about that in your law subject. Next is number three, the policemen and citizens were given the power to conduct arrest. So take note, in the Philippine setting, every citizen, policeman or not, is given the power to conduct arrest under any of the following circumstances. Ito yung binabanggit natin kanina. Na warrantless arrest. Yan. So first is when in the presence of the arresting person, the person to be arrested has committed, is actually committing, or is attempting to commit an offense. Nabanggit na natin to kanina. Number two, when an offense has just been committed and the arresting officer or person has probable cause to believe, based on personal knowledge of facts and circumstances, that the person to be arrested committed the said crime. Okay, natapos na yung krimen. Tapos yung arresting officer o yung taong mag-aaresto ay merong probable cause. Meron siyang matinding paniniwala na yung aarestohin ay talagang siya yung gumawa ng krimen. Although wala siya doon sa pangyayari. Okay. Dito kasi sa number one, andito yung term na
presence of the arresting person nandoon yung mag-aaresto. Has committed, actually committing, or attempting to commit an offense. Yes, citizen's arrest or warrantless arrest. Okay. Dito sa ikalawa, has just been committed. Katatapos lang. Tapos, yung arresting officer or person has probable cause. May, yun nga, probable cause. May, sabi, pinakamadaling sabi na matinding paniniwala. Or meron siyang personal knowledge of facts and circumstances. Tandaan niyo yung term na facts, ha? Ibig sabihin, hindi ito chismis. Na, o kaya, ito ay hindi, ay isang bagay na hindi sure. Hindi ganun. Na, ay sa tingin ko, si ganito yung gumawa niyan. Kasi galit yun eh. Galit yun dun sa taong yun. Eh, ang term pa lang, di ba? Sa pagkakaalam ko. Hindi pwede. Nasa pagkakaalam mo lang. Tapos, sa tingin mo, hindi rin pwede yun. Okay. Yes, it is considered hot pursuit. In hot pursuit kasi, wala kayo doon sa pagkakataon na yon na ginawa yung, wala sila sa pagkakataon na yon na ginawa yung mismong krimen. Pero dahil nga sa personal knowledge of facts and circumstances, nagkaroon siya ng probable cause na sabihin o na masabi na talagang may krimen na nangyari. Ayun. Okay. And then, when the person to be arrested is a prisoner who escaped from a penal establishment or place where he is serving final judgment. Nakakulong na. Hindi mo na kailangan ng warrant doon. Pwede mo nang arestuhin on the spot. Bakit ka pakukuha ng warrant? Eh, nakakulong na nga, di ba? Okay, that's one. Or, temporarily confined while his case is pending. So, habang ongoing yung kaso, naka-confine na siya. Usually, ito yung mga nasa jail. Kasi itong number one, nasa prison na ito. Familiar na ba kayo sa difference ng prison at ng jail? Familiar na ba? So, when we say, okay, hindi ko na-explain. Ayan. Or has escaped while being transferred from one confinement to another. Sabihin natin na nabigyan na siya ng sentensya. So, di ba, nasa jail muna siya. Nabigyan siya ng sentensya. Sabi, guilty. So, ililipat na siya sa prison. So, syempre, babiyahe sila, di ba? Habang bumabiyahe sila, may nangyari, tumakas siya. Yun. Pwede mo nang arestuhin din yun on the spot. Di mo kailangan ng warrant. Kasi nga, during that time, they are in the custody. They are in the custody of the public officials, yung mga either ng police or ng ating BJMP or ng ating prison, Bucor. Okay, in summary, all the enumerated features of Legis Henry were incorporated in the legal system and they were being observed in the Philippines at present. So, gamit natin yan ngayon. Next is Keepers of the Peace. Keepers of Peace was a proclamation issued by King Richard of England in 1195 requiring the appointment of knights to maintain peace and order at the place where the king is residing. The knights were posted on bridge and gates to check the people entering and leaving the town or cities. Keepers of Peace. Para silang PSG. Kung familiar kayo sa PSG. Presidential Security Group. So, ano ba in the Philippines? Ano ba yung PSG? To be specific, the following are the missions of the PSG. They conduct personal protection and close-in security to the president, first family, and visiting head of states and other foreign dignitaries and head of government.
They also conduct and provide assistance to the AFP and PNP in its anti-organized crime undertakings as per orders from the President. They also conduct community service efforts to local communities and assist the government in raising the standard of living for the Filipino people. And they also maintain and secure all facilities and transportation assets by the Office of the President and Vice President in doing its regular and non-regular functions. So, sila ang in charge sa security ng President, ng First Family, pati ng ibang visiting heads of states and other foreign dignitaries and head of government. Pati na rin sa Vice President, sila ang in charge sa mga kagamitan nila, especially yung facilities na gamit nila, yung bahay, pati yung transportation. Kasi itong mga lugar na to ay ang mga sa mga lugar na to ay diyan naglalagi yung mga yung president at yung vice president natin. Kaya kailangan mapanatiling secured talaga yung mga lugar na yon. So, these are again the main functions of the PSG, which were also the functions of the Keepers of Peace. Yung ibang libro, Keepers of the Peace, pares lang. In Lawag City, Philippines, meron din silang PSG, pero provincial security group ang tawag nila. They are in charge of guarding different establishments owned by the provincial government in Ilocos Norte. Ayun. Then we have Magna Carta, in English, Great Charter. So the Magna Carta was sealed by King John of England on June 15, 1215. This became a law upon the demand of the Knights of the Round Table, and it had the following declarations. No freeman shall be taken or imprisoned, disposed, outlawed, or bowed, except by legal judgment of his peers. So, hindi pwedeng magkulong or pumatay or mag-outlaw nga ng isang tao hanggat hindi siya nabibigyan ng legal na hatol. Kumbaga, hinatulan na talaga siya. Sinabi talaga, ikaw guilty ka. So, dun pa lang, pag nasabing guilty na ang isang tao, tsaka pa lang siya pwedeng ikulong. No person should be tried for murder unless there is proof of the body of the victim. Ito yung literal na body of crime. Kailangan talaga ng katawan ng tao kapag murder ang kaso para mapatunayan na merong murder. For in cases today, may mga pagkakataon na merong nasasampahan ng kaso ng murder kahit wala yung body. Kumbaga, ibang ebidensya ang meron. Okay. There should be national and local governments as well as the national and local legislation. So, katulad sa Pilipinas, meron din tayong ganyan. May national government, may local government. Kumbaga, na nakuha din natin yan dyan sa Magna Carta. So, take note, the three declarations of Magna Carta enumerated above are still being observed in the Philippines at present. So, consider the following. In the Philippines, no person shall be deprived of his life, liberty, or property without due process of the law. So, yan ay makikita sa ating Philippine Constitution. And then, in the Philippines, the body of the victim may be the best evidence to prove that a crime of murder was committed. So, mapapatunayan mo talagang may murder kung may bangkay. Diba? A murder case may, however, still be proved by any other evidence aside from the body of the victim. So, pwede, yun nga sinasabi ko, na pwede pa rin na magkaroon ng kaso ng murder kahit wala yung katawan. The body of the victim is not, however, the same with the body of a crime. Iba yung tinatawag natin na corpus delicti.
nung bago-bago pa ako sa CRIM, nung unang rinig ko sa corpus delicti, ang pagkakaintindi ko talaga, yung katawan, yung bangkay, hindi pala. Nung naipaliwanag na, corpus delicti is, eto, it is defined as the facts and circumstances which prove that a crime was really committed. Yung patotoo na talagang merong krimen na nangyari. Yun yung body of crime. Katulad nga sa murder. May murder talaga kapag may bangkay. May namatay eh, di ba? May robbery talaga kung merong nawala. Di ba? Merong nawala. Then a body of a victim shows that a crime of murder was committed, but an accused may still be held liable for the crime of murder even if the body of the victim was not or is not located. The territorial and political subdivisions of the Republic of the Philippines are the provinces, cities, municipalities, and barangays. So there shall be autonomous regions in Muslim Mindanao and the Cordilleras. Nasa Philippine Constitution din yan. Each of these subdivisions has a local legislation as a manifestation of its autonomy. So, pag sinabi kasing autonomous, it came from the root word autonomy. Auto means self. Self, as in sarili. Kaya nga, pag sinabing autonomous region, ibig sabihin may sarili silang region, may sarili silang buhay doon. Kaya nga, may sarili silang legislation sa mga region nila in order to show their autonomy, their being an autonomous region. Ayun. And ayun na nga, maliban doon sa region, may kanya-kanyang buhay din sa mga probinsya, sa mga city, municipality, pati sa mga barangay. Okay. Next is the significant developments during the Westminster period in England. Ito na yung sunod na time, yung Westminster period. So, first is the Statute of Winchester. The Statute of Winchester was enacted introducing the system of watch and ward. In the Philippines, it depends upon the barangay, municipal, or city government to enact a system of watch and ward by means of an ordinance. Once enacted, the barangay, municipality, or city will employ the tanods or the barangay police to patrol, especially at night. This authority of the local governments is a way of giving them local autonomy. Kaya, sa bawat barangay, sa bawat municipality, sa bawat city, may karapatan na mag-establish or na magtalaga ng mga tatanod doon o ng mga tanod mismo. Sabi nga dyan, lalo na nga tuwing gabi. Ang pagkakaalam ko nga, kada barangay ay iba-iba ang bilang ng mga tanod. Depende kasi sa kung gaano kalaki ang barangay. Ganarn. So, it must be stressed further that the National Police Commission or NAPOLCOM issued a memorandum circular prescribing guidelines and procedures governing the deputation of barangay tanods as members of police auxiliary units. Ibig sabihin, parang dagdag na tao ng police yung mga barangay tanod. We call them now BPATs, Barangay Peacekeeping Action Team. And authorizing the deployment of PNP uniform personnel to act as supervisor of PAU members. Kumbaga, ang nagtatrabaho na talaga ay yung mga PAU, Police Auxiliary Units. Tapos yung mga police, yung members ng PNP ay nagsusupervise na lang. Okay. This memorandum circular authorized the deputation of barangay tanods as members of PAU of local government only when there is a pressing need to involve their services in the suppression of insurgency and other serious threats to national security. They need
the need for the deputation of barangay tanods shall be determined based on area assessment of the Directorate for Intelligence. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na depende kasi sa lugar, sa laki ng isang barangay, kung gaano kadaming tanod or BPATs ang itatalaga doon. Next is the Statute of 1295. The Statute of 1295 introduced the closure of gates of London. This start the observation of curfew hours. So in the Philippine setting, curfew is being imposed or not, depending upon an ordinance passed by the local government. So bahala ang local government kung ano ang iseset nilang curfew hours doon sa lugar ninyo. Said violation is considered as status offense. Status offenses refer to those which discriminate only a child, while an adult does not suffer any penalty for committing similar acts. So, kapag ang bata ay lumabag sa curfew, it's considered a status offense. Pero kapag ang matanda, ang sabihin natin lumabag dun sa curfew, hindi naman siya mabibigyan ng parusa kasi hindi siya sakop doon. This include curfew violations, truancy, parental disobedience, and the like. Kapag ikaw, matanda na, 29 ka na, nilabag mo yung utos ng magulang mo, hindi na ito makoconsider na status offense because legally you are already in the age of majority or you are already in the legal age. Pero kung ikaw ay 10 pa lang, kasi hindi ka sumusunod sa magulang mo, ano ka, pasaway ka, bastos ka sa magulang, yun, status offense yun. Okay. Next is justice of peace. So, this was a position given to respectable citizens. The persons were given the right to conduct arrest and imprison offenders. In the Philippine setting, the persons given the right to conduct arrest and imprison offenders are known as police officers. Sila yun. Under the rules of court, however, the police officers are called peace officers. Kaya ito yun, justice of the peace or justice of peace. Then we have Star Chamber of Court. So this was established as a special court to offenders against the state. It later on, however, became both a court of law to determine civil rights and a court of revenue to enrich treasury. In the Philippines at present, the courts that hear and try criminal and civil cases are the following. Naka-arrange from the highest to lowest. So ang pinakamataas is the Supreme Court. Then the next lower, kumbaga in rank, is the Court of Appeal, Sandigan Bayan, and Court of Tax Appeals. Linya sila. And then, sa sunod niya, lower is the Regional Trial Court or MTC. And then, below the RTC is the Municipal Trial Court, MTC. Municipal Circuit Trial Court. Kapag magkakalapit kayo na munisipyo, tas yun lang yung korte na meron sa munisipyo ninyo. Circuit Trial Court, ang tawag din. And then, a Metropolitan Trial Court. And then, meron ding trial court in cities. Okay, that's it for today. Any questions?